300 yung ginaganon-ganon. Promise na gagandahan po yung sulat ko. Hello guys, it's me, Nicey, and for today's video, we're gonna do a back to school architectural materials haul. Disclaimer lang guys, hindi lahat ng ipapakita kong gamit is required talaga for architectural course. Bumili din ako ng mga gamit na gusto ko, na alam ko na magagamit ito sa darating na pasukan. So basically, wala pa kaming schedule ng aming pasok. Siguro mga September to October. Yan. Without further ado, let's get started. So, ito nga pala yung mga pinamili ko from Pandayan Bookshop. Suki ako ng Pandayan, guys. Hindi kasi ako pwedeng pumunta ng National Bookstore kasi nga 17 years old pa lamang po ako. Our first material is... Unahin na natin itong black. Kita-kita. So, ito, yung tawag dito is... Hindi ko alam. Empty tube. So, may pangalan siya dito, empty tube. May nagkakahalagang 98 pesos. So, malalagay mo na dito yung mga plates mo. So, ito yung mga nakikita ko sa mga architect students. Ayan siya. Ayan. Hindi siya expandable. Wala akong nakitang expandable, guys. So, ito na lang. Kasya naman siya dito. Empty tube. So, ayan po siya. Ayan! Unahin na natin yung mga mahahaba. So, ito ay tinatawag na tracing paper. Yes. Tracing paper. 70 over 75. Wala po akong alam sa mga ganun. Sinabi lang po ni R. Kieran na ganito po yung sa kanya. So, siguro ganito din po yung gagamitin namin. So, ito. Tracing paper. Hindi po kasama si Architect Ren. Kasi po, nagsi-COD po siya. Malamang sa malamang. So, ayaw ko po siyang iskarbohen. Shout out. So, ito is itong Canson. So, matagal na po itong nabili. Hindi lang nasali sa first vlog ko. Ito. Canson sketchpad. For only 178.75 pesos. Meron ka ng ganito. So, yung size niya is 12 inches by 18 inches. So, ayan po yung itsura niya. Canson. So, buksan natin, di ba? Wala tayong ano dito, gunting. Ito, meron siyang bukasan dito. Dali guys. Eh, masarap mag, ano, unbox. Unwrap pala, unwrap. Wala tayong box. Unwrap. So, ayan. Nakaka-satisfy guys mag ang gigil. Mag-unwrap. Ayan! Ito! So, tsaka mag-drawing ng mga keme-keme. So, next! Itong sketchpad. Hindi to, hindi ko to nakita sa list na kailangan. Actually, dalawa sila. Kasi may liga akong mag-sketch. So, wala lang. Binili ko lang siya. Na magagamit ko naman din siguro to. Ito guys, 22 pesos. Ito naman is 116.60. So, mas maganda siguro yung quality na to. And, ito pang ano lang to, pang sketch. Pag board, you know. Ito naman, yung next material is the vellum board. Dito ako nagpa-practice mag-portrait kahit hindi ako masyadong malunod. Siyempre, this makes perfect, guys. So, and bumili ako ng dalawa. Kasi ubos na yung ganito ko. Ayan. Ito, bumili ako ng A4. And then, ito, isa to sa mga requirements. Nirequired nila. Itong graphing paper na orange with millimeters. Yes. 31 pesos isa nito. So, kakailanganin daw po ito. Yan. So, corona. Coronavirus.
Next item is yung brush. Yan. Isang brush lang to kasi madami na akong brushes. Yes. Isa lang yung binili ko kasi wala akong ganitong size. 50 pesos po yung isang brush na to. And then, calligraphy pens. Ayan po sila. One for focus. Ayan. Kunwari, nakita nyo. Nakita nyo ba? Nakita nyo naman siguro. So, meron ako dito ng 2.0 and 1.0. Isa to sa mga required nila. Ito yung nagkakahalagang 69.75. Bawat isa. And, itong next naman na binili ko is erasing shield. Kailangan din to. 27 pesos. So, ganyan po yung itsura niya. Ayan. Hindi naman siya nakakasugat. Ayan. Ayan po yung itsura ng erasing shield. Isa pa sa required nila is eto. Yung pilot marker. Fine dapat. Kasi may dalawang type ng pilot na marker eh. Yung fine at saka yung broad. So, fine yung kailangan. And then, kailangan mo din ng filler. Ito. Super Color Marker Refill Ink. Yan. Actually, dalawa po yung binili ko para hindi na magkulangan. And isang ganito. Ito ata, 88 pesos kada isa. Charcoal ata to. Charcoal. Itong dalawa. Di ko to alam gamitin, actually. So, pag-aaralan ko pong gamitin ito. Comment below kung ano yung pinagkaiba ng dalawang to. Yung brand niya po is Faber-Castell. Yeah. Next is ito. Hindi ko din po alam gamitin ito. Ang galing po natin yung plastic. Yung tawag dito is shading stamps. Gamit din to pag nagpa-portrait. May number na nakasulat. Pinakamakapal is number 6. And then sunod yung number 5. Sunod yung number 4, 3, 2, 1. And to, hindi ko din alam to, guys. May silbi ba to? Hindi din alam to. So, pag-aaralan ko yung mga to. And then, meron tayong parang eraser ata siya na parang clay yung nagaganon. Hindi ko alam yung tawag dun. Wala akong alam sa pagpo-portrait, guys. So, aaralin natin. So, ito po yung mga shading stamps. Ayan. Actually, ano sila? Parang siyang papel. Parang bawal basain, no? Set ko siyang nabili. Ayan. Nasa isang plastic sila. 85 pesos. So, makakabili ka na ng set for only 85 pesos. Sharpener. Wala akong alam pagdating sa mga types ng sharpener. Kasi may nakita akong sharpener na mahal, eh. Mga 300. Yung ginaganon-ganon. Hindi ko alam. So, siguro, ganto-ganto muna tayo pag professional na tayo, dun tayo bumili ng mga gumaganon-ganon. So, 18 pesos lang to, guys. Required pala to. Siyempre, paano mo tatasayin yung mga lapis, diba? Kailangan din ng sharpen. Next item is eto. Pag nagle-lecture ako, kailangan ko ng highlighter. So, yung nabili ko is neon. Wala akong makitang pastel color. So, neon pink yung nabili ko. Ayan. So, highlighter. Isa lang pala yung nabili ko, no? Kailangan pala dapat iba-iba yung kulay para colorful. So, next is yung notebook ko, guys, na gagamitin for lecturing. Yeah. Pag nagle-lecture. So, dito guys, aayusin ko na talaga ngayong college ako, aayusin ko na yung lecture ko, yung sulat ko. Kasi dati guys, high school ako, from LM to high school, hindi ako ganun ka ganda mag-lecture. As in yung iba kasi, ano, may lettering-lettering, may mga pa-color-color, highlights-highlights pa sila. So ako, black ball pen lahat ng makita mo per page, kasi hindi naman ako ganun ka... Hindi naman ganun kaganda yung sulat ko. Kaya kapag dating ng quizzes, ng mga tests, pinipicturean ko yung mga notebook ng kaklase ko. Lalo na kay Diana Rose, yan yung ano namin, yung best in lecture namin. Ayan, shout out sa'yo. So, lagi kong pinipicturean yung mga lecture niya kasi mas maayos. Kasi mismo yung
lecture ko, hindi ko maintindihan. Yun, yung dahilan. So, ngayon college na ako, I promise na gagandahan ko yung sulat ko and magle-lecture na ako ng maayos para sa mga darating na basta, magle-lecture na ako ng maayos, guys. Promise ko yun. So, dalawang color nito, yellow at saka blue, pero mas pinili ko yung blue kasi blue is my favorite color. Yes. And is yung sticky note. Hindi naman siya required, guys, but napanood ko sa ibang sa mga ibang vloggers na nag-take ng architectural course, nagsisticky note sila kasi ito daw yung mag-remind sa'yo kung ano pa yung mga kailangan mong gawin or anything. So, 46 pesos, guys. Marami na siyang color. And then, binila ko ni mama ng sticky notes pa. So, ito po yung colors niya. So, ang sakit sa mata. Neon colors, pero okay na din to. Hindi naman ako masyadong ma-arte. Ata. So, ayan. Neon. Orange. Neon orange and neon green. So, ito. Faber Castell. Familiar naman kayo dito dahil karamihan naman sa mga estudyante ginagamit itong Faber Castell. 12 pesos each. Yes, color blue ulit. Kasi my favorite color is blue. Bumili ako ng panibagong mechanical pencil. Kasi sa tingin ko, marupok yung ano eh, yung binili kong nung una, yung Staedtler. So, bumili ako ng Rotring for only 167.75. So, next is, yes, itong compass. Compass with adapter. Kailangan din to, guys. Nakita ko siya sa list. 70 pesos siya. So, bubuksan na natin. Kasi nga, ano to eh, unwrapping eh. So, unwrap natin yan. So, ito siya. Baka masira. Ayun. Finally, Ariel happened to me. Ayan siya. Ayan, may kasama ata siyang eraser. So, ayan po yung compass. Meron na siyang adapter. Ito po yung adapter niya. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Dito nilalagay yung mga LED. Ayan. And then, meron siyang eraser na naman. So, ayan yung eraser niya. So, set na din po siya for only 75 pesos. May compass ka na. Po siya. May organizer na. Wow. Ito lang pala. To, nakita ko din to. Yung kailangan daw to eh. Ano bang tawag dito? Expandable envelope? Wala talagang sinend sa amin, guys, na list ng mga materials. Actually, galing ko to sa ibang section. So, sinend nila yung mga materials. Kasi dun sa kabilang section, guys, nag-send yung teacher nila ng mga requirements. Yes. Tapos yun na lang yung pinagbasehan ko. Disclaimer lang, guys. Hindi lahat ng mga binili ko is required talaga for architectural course. Yung iba dito is for or para sa akin lang na magagamit ko sa aking pag-aaral. Yes! Give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. Sige na nga magpapasubscribe na ako. Don't forget to subscribe to my channel and mahaba-haba na rin tong video na ito. So, puputulin ko na in 3, 2, 1. Bye-bye!